Sa atin namang Ronda probinsya, dalawang lalaki ang patay matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis sa Tarlac at Dalagita, patay rin matapos makuryente naman habang ginagamit ang nakacharge na cellphone. Narito ang report. Patay ang isang Dalagita sa Sipogot, Camarines Sur matapos makuryente habang nakikipag-usap gamit ang nakacharge na cellphone. Inabutan daw ng kanyang ina ang biktimang si Judy Ann Ajero na wala ng buhay sa sahig at nakadikit pa sa mukha ng biktima ang telepono. Sunog daw ang pisngi at labi ng 13 taong gulang na biktima, gayon din ang cellphone. Ayon sa ina ng biktima na si Mylin, depektibo ang kable ng kanilang cellphone charger. Pinagdugtong lang daw ang putol na kable nito para magamit. Patay naman matapos makipagbarilan umano sa mga pulis ang dalawang lalaki sa barangay Mabilang, Paniki, Tarlac. Ayon sa pulisya, una raw nilang tinanggang arestuhin ang dalawang suspect sa isinagawang bypass operation. Pero tinanggang tumakas ng mga salarin sa kanyang kanilang kotse. Kaya hinabol sila ng mga pulis. Nang sila'y maabutan, doon na raw nangyari ang barilan. Nabawi mula sa mga suspect ang dalawang baril. Sari-saring armas ang nasamsam ng mga otoridad sa operasyon ng pulisya kontra droga at loose firearms sa Pangasinan. Kabilang sa mga ito ang ilang high-powered firearms, sari-saring bala at aabot sa 45 pakete ng hinihinalang shabu. 20 tao naman ang arestado mula sa 10 bayan sa probinsya. Bahagi ito ng Oplan Huli Day and Arrest Day ng PNP na layong pababain ang mga shooting incidents sa probinsya. Para sa unang balita, Bam Alegre reporting.